Magsitayo na po ang lahat. Nilikman ang langit at luna, nilikan niya ang araw at buwan, nilikan niya ang mga isda't ibon, mga gubat at karagatan. Tunay siyang banal at dakila, purihin ang kanyang alan. Ang lahat ng nilikha niya ay mabuti, pinagyaman niya ng lubusan. Purihin ninyo ang Panginoon, dakilain ng kanyang alan. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailan. Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo po ay maging karapat dapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming mga tinubos mo at kinupkop, ay tunghayan mo ngayon sa iyong kagandahang loob upang sa pagsampalataya sa anak mong si Kristo, makamta ng kalayaan at pamana sa piling mo, sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po tayong lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, alam nating may kaalaman tayong lahat. Ang gayong kaalaman ay nagbubunsod sa tao upang magpalalo. Ngunit ang pag-ibig ay nakapagpapatibay. Ang nag-aakalang may nalalaman siya ay hindi pa nakakaalam ng dapat niyang malaman. Ngunit kilala ng Diyos ang umiibig sa Kanya. Tungkol nga sa pagkaing inihahandog sa Diyos-Diyosan, alam nating walang kabuluhan ang mga Diyos-Diyosan at iisa lamang ang Diyos. Bagamat may sinasabing mga Diyos sa langit o sa lupa at maraming tinatawag na mga Diyos at mga Panginoon. Sa ganang akin, iisa lamang ang Diyos, ang Ama na lumikha ng lahat ng bagay at tayo'y nabubuhay para sa Kanya. Iisa ang Panginoon, si Hesukristo, at sa pamamagitan niya'y nilikha ang lahat ng bagay at sa pamamagitan din niya'y nabubuhay tayo. Subalit, hindi lahat ay nakaaalam nito. May ilang na hirati sa pagsamba sa Diyos-Diyosan, kaya't
Hanggang ngayon, kapag kumakain sila ng ganitong pagkain, akala nila'y handog pa rin sa Diyos-Diyosan ang kanilang kinakain. Palibhasa'y kulang ang kanilang kaalaman. Nababagabag ang kanilang kalooban sa pag-aakalang sila'y nagkakasala. Kaya't dahil sa inyong kaalaman na napapahamak ang kapatid ninyong mahina pa at naging dahilan din ng kamatayan ni Kristo, sa gayon nagkakasala kayo kay Kristo sapagkat ibinunsod ninyo sa pagkakasala ang inyong kapatid at itinanim sa kanyang isipan na maling paniniwala. Kaya't kung dahil sa pagkain ay magkakasala ang aking kapatid, hindi na ako kakain ng karne upang di siya magkasala. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Poon, ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Ako'y iyong siniyasat, batid mo ang aking buhay. Ang lahat kong lihim, poon ay tiyak mong nalalaman. Ang lahat ng gawain ko sa iyo ay hindi lingid. Kahit ikaw ay malayo, batid mo ang aking isip. Ako'y iyong nakikita, gumagawa o hindi man. Ang lahat ng gawain ko'y pawang iyong nalalaman. Poon, ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Ang anumang aking sangkap, ikaw o Diyos ang lumikha. Sa tiyan ng aking inay, hinugis mo akong bata. Pinupuri kita o Diyos, marapat kang katakutan. Ang lahat ng gawain mo ay kahangahangang tunay. Poon, ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. O Diyos, ako'y siyas sa atin. Alamin ang aking isip. Subukin mo ako ngayon kung ano ang aking nais. Kung ako ay hindi tapat, ito'y iyong nababatid sa buhay na walang hanggan. Samahan mo at ihatid. Poon, ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia. Sa pagmamahalan natin, ang Diyos ay ating kapiling, pag-ibig niya ay inulubusin. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, mga nakikinig, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway, gawin ninyo ng mabuti ang mga napupod sa inyo. Pagpalain ninyo ang mga sumusumpa sa inyo, idalangin ninyo ang mga umaapi sa inyo. Kapag sinampal ka sa isang pisngi, iharap mo rin ang kabila. Kapag inaagaw ang iyong balabal, ibigay mo pati ang iyong baro. Bigyan mo ang bawat nanghihingi sa iyo. At kung may kumuha ng iyong ari-arian,
ay huwag mo nang bawiin pa ang mga iyon. Gawin ninyo sa iba ang ibig ninyong gawin nila sa inyo. Kung iibigin lamang ninyo ay ang mga umiibig sa inyo, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Kahit ang mga makasalanan ay umiibig din sa umiibig sa kanila. At kung ang gagawin lamang ninyo ng mabuti ay ang gumagawa sa inyo ng mabuti, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Kahit ang mga makasalanan ay gumagawa rin nito. Kung ang pahihiramin lamang ninyo ay ang mga taong inaasahan ninyong makababayad sa inyo, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Kahit ang mga makasalanan ay nagpapahiram din sa mga makasalanan sa pag-asang ang mga ito'y makababayad. Sa halip, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at gawin ninyo sila ng mabuti. Magpahiram kayo na hindi na umaasa sa anumang kabayaran. Sa gayon, malaking gantimpala ang tatamuhin ninyo at kayo'y magiging mga anak ng kataas-taasan sapagkat siya'y mabuti sa masasama at sa mga hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Maging mahabagin kayo gaya ng inyong ama. Huwag kayong humatol at hindi kayo hahatulan ng Diyos. Huwag kayong magparusa at hindi kayo parurusahan ng Diyos. Magpatawad kayo sa inyong kapwa at patatawarin kayo ng Diyos. Magbigay kayo at bibigyan kayo ng Diyos. Hustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang bibigay sa inyo. Sapagkat ang takalang ginagamit nyo sa iba ay siya rin gagamitin ng Diyos sa inyo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyupo muna po ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Pakibati nga ang katabi ng magandang tanghali. Mga kapatid, naniniwala po ako na ang bawat isa po sa atin dito ay Kristiyano. Tama po ba? O karamihan sa atin o lahat tayong dumadalo ng banal na Eukaristiyang ito ay Kristiyano. Pero magandang tanungin, bakit ka nga ba Kristiyano? Madalas kasi ang pagiging Kristiyano ay isa lamang reliyon, isa lamang paniniwala at sasabihin natin, Kristiyano ako kasi ako'y nabautismuan sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Pero bilang isang Kristiyano, tayo ay naniniwala na si Jesus ay anak ng Diyos, na siya mismo ay Diyos. Pero tandaan din natin, ang bawat isang Kristiyano, tinatawag na Kristiyano dahil marunong umibig at magmahal. No? Sabi nga ho sa isang kanta, di ba? Yes, we know we are Christians by our love. Tayo ay Kristiyano dahil may kakayanan tayong umibig, may kakayanan tayong magmahal. At kung meron tayong kakayanang umibig at magmahal, saan nagmumula ang kakayanang umibig at magmahal? Dahil tayo ay nakakaranas ng pagmamahal sa Diyos. Ibig sabihin, kaya kitang mahalin, kaya kitang ibigin, kaya kong magmahal, kaya kong umibig, dahil una akong nakaranas na ibigin. Una akong nakaramdam ng pagmamahal mula sa Diyos. Kaya nga ang pagmamahal dapat sumasalamin kung paano tayo minamahal ng Diyos. Sabi nga doon sa ating ebanghelyo, ang takalang ginagamit natin sa pagmamahal sa kapwa ay gagamitin din natin o yan din ang gagamitin ninyo sa iba ay siya rin gagamitin sa inyo ng Diyos. Mga kapatid, sa madaling salita,
ang pagiging isang Kristiyano ay ang kakayanan nating umibig. At ang pag-ibig na ito, nagagawa natin dahil tayo ay nakaranas na ibigin ng Panginoon. Pero tandaan natin mga kapatid, sino ba ang iniibig ng Panginoon? Ang iniibig lang ba ng Panginoon ang mga taong umiibig sa Kanya? Ang iniibig lang ba ng Panginoon ay yung mga taong gumagawa ng mabuti? Ang iniibig lang ba ng Panginoon ay yung mga taong mabait? Hindi. Dahil pagdating sa pagmamahal ng Diyos, pagdating sa pagmamahal ni Jesus, wala siyang pinipili. Bagkus ang pagmamahal ng Diyos ay para sa lahat. Kaya nga nung binigay ng Diyos yung kanyang nag-iisang anak, hindi naman sinabi ng Diyos, ito ang nag-iisa kong anak, ibibigay ko para lamang sa mga mababait. Bagkus ang pagmamahal ng Diyos ay para sa lahat. Mabuti ka man, gumagawa ka man ng tama, higit sa lahat, ang pagmamahal ng Diyos, pati sa mga taong may pagkukulang at may mga pagkakasala. Kaya nga, napakalaking hamon sa atin bilang isang Kristiyano na salaminin ang pagmamahal ng Diyos. Dahil ang pagmamahal ng Diyos, walang pinipili. E tayong mga tao, sino ba ang mga taong minamahal natin? Di ba ang mga taong minamahal natin ay yung mga taong kamahal-mahal? Kapag ang isang tao gumagawa sa iyo ng mabuti, mamahalin mo yan. Kapag ang isang tao nakakatulong sa iyo, mamahalin mo yan. Kapag ang taong ito ay yung iniirog, mamahalin mo yan. Pero kapag ang tao nagkasala na sa iyo, nakagawa na ng mali sa iyo, may mga pagkukulang sa iyo, kaya mo pa bang mahalin? Mahirap po, di ba? Mahirap mahalin ang taong hindi ka mahal-mahal. Mahirap mahalin ang mga taong nanakit sa atin. Pero ang isang taong tunay na nagmamahal, marunong magpatawad. Dahil ang pagpapatawad na pangyayari dahil sa kakayanang magmahal. Ang pagpapatawad nangyayari kung patuloy nating aalalahanin, tayo nga may pagkukulang, tayo nga nagkasala, pero patuloy pa rin minamahal ng mahal na pong Jesus Nazareno. Kaya po siguro sa araw na ito, mga kapatid, tandaan natin, Kristiyano tayo. At bilang isang Kristiyano, marunong tayong magmahal. At ang pagmamahal natin, walang pinipili. Ngunit ang pagmamahal natin ay para sa lahat. Bakit? Dahil ganyang magmahal ang Diyos, walang pinipili, kundi ang kanyang pagmamahal ay para din sa ating lahat. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, bumaling tayo sa Diyos Ama para sa tulong na ating kinakailangan upang sundin ang halimbawa ni Jesus na nagsasabi sa ating mahalin natin ang ating mga kaaway. Ang ating panalangin, Diyos ng pag-ibig, bigyan mo kami ng lakas. Diyos ng pag-ibig, bigyan mo kami ng lakas.
ang mga pinuno ng simbahan naway magbigay saksi sa kanyang sambayanan sa pamamaraan ng pagpapatawad, pag-ibig at kapatawaran upang masalamin ang kabanalan ng Diyos sa daigdig. Manalangin tayo. Diyos ng pag-ibig, bigyan mo kami ng lakas. Iyong may galit at pait sa kanilang kapwa, naway mapagtanto na naghihiwalay lamang sa kanila sa Diyos, ang pagsunod sa kanilang hinanakita at suklam. Manalangin tayo. Diyos ng pag-ibig, bigyan mo kami ng lakas. Ang mga pamilyang pinaghiwalay at nahati dahil sa kanilang kawalang bahala sa isa't isa, naway mapanumbalik ang dating pagkakasundo at alab ng samahan. Manalangin tayo. Diyos ng pag-ibig, bigyan mo kami ng lakas. Ang mga may sakit, naway magkaroon ng kapayapaan ng isip na lumago sa pagpapahalaga nila sa kanilang natatanging bahagi ng pakikiisa kay Kristo sa kanyang pagpapakasakit. Manalangin tayo. Diyos ng pag-ibig, bigyan mo kami ng lakas. Ang mga yumao, naway makibahagi sa kapayapaan at kaligayahan ng kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Diyos ng pag-ibig, bigyan mo kami ng lakas. Ama naming Diyos, alam mo kung ano ang mabuti para sa amin. Tanggalin mo nawa sa aming mga puso ang mga hinanakit at basbasan mo ang aming pagsusumikap na mahalin ang lahat ng aming kapwa. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Itong inapay at alak na mula sa'yo muling ihain sa kabutihan mo. Kunin at tanggapin, alay sa'yo. Pasasalamat ng puso. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ikaw ang gumagawa ng wagas na katapatan at kapayapaan. Ipagkaloob mo nga ngayong kadakilaan ay aming handugan ng iyong minamarapat na aming maialay at naway magkaisa kami sa pakikinabang sa banal na paghay ngayoy ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang taong inilikha mo at pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya ay wastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pagiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan,
Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsilot po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinag-iisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis sa nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Lumapit po tayo sa Ama natin sa langit sa panalangin itinuro sa atin ni Jesus. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo.
Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilud po ang lahat. Narito po si Jesus, ang Kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi po ng pari o ng lay ministers ng katawan ni Kristo at isubo po agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay ministers, sumunod po tayo. Maraming salamat po. Alam kong nasa tabi kita, Panginoon ko, sa lahat ng oras, kamay mo ang siyang nag-iingat sa karunungan mong angkin. Siniyasat mo ako at alam ang aking puso, walang maililim sa'yo sa'king gawa. Di ko pa binabanggit, iyon na itong batid. Sa'yo anumang isip ko'y di ligin. Alam kong nasa tabi kita, Panginoon ko, sa lahat ng oras, kamay mo ang siyang nag-iingat sa akin, di ko maabot karunungan mong angkin. Sana ko paruroon upang matakasan ka, akyatin ko man ang langit, alam kong naroon ka. Akong ay mapalipad sa dulong dagat mapatpat, dadatnan pa rin pag-ibig mo
o wagas. Alam ko nasa tabi kita, Panginoon ko, sa lahat ng oras. Kamay mo ang siyang nag-iingat sa aking di kumabot, karunungan mo akin. Diyos ako ay siya sa atin, alamin ang damdamin. Ako'y iyong subukin upang puso'y malaan. Kung ito'y hindi tapat, malalaman mong ganap. Ihatid ako, ihatid ako, ihatid ako sa buhay mo. Wagas. Announcement. Muli pong inihahandog na ating simbahan ang Nazareno Medallion. Mabibili po ito sa ating Parish Finance Office. Ito po ay nagkakahalaga ng 25 pesos. At ang malilikom po ay gagamitin sa pagsasayos ng electrical system ng ating simbahan. Mga paalala po sa mga nagsisimba, pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang muna po sa inyong mga lugar at tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang po ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa iyong salita at piging na banal, ay iyong pinalalakas at iyong binubuhay, paghindapatin mo kami makapakinabang sa buhay na ng iyong anak na para sa aming sarili niyang alay bilang aming tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamos sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dala-dala nilang mga imahin at dasalan sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nilang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan nang poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin,
aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mo kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, tinuluhalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.